Free will, sabi ko sa kanya. What is free will? Ibinigay sa iyo ng Diyos ang karapatang mag-desisyon ka. Gusto mo ba ng kaligtasan? Piliin mo kaligtasan. Kung ayaw mo ng kaligtasan, wala ka ng pamimilian, pagkatapos ng kaligtasan, ikaw ay nasa kapamakan. Yun ang dahilan kung bakit ang Diyos, kahit makapangyarihan, hindi naman tayo ginawang robot. Bagkos binigyan tayo ng pagkakataong mag-desisyon, ikaw ngayon ang mag-desisyon bilang nilikha ng ating mahal na Panginoon. Kung naging tama yung desisyon, sabi ng ating nabasa, meron kang bread of life. At dahil meron kang bread of life, hindi ka magugutom, hindi ka mauhaw, makakalapit ka sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi ng last phrase, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itinataboy. Ah, hindi tinitingnan ng mahal, pero ano yung kalagayan? Pag lumapit ka sa mahal, pero ano man ang iyong kalagayan, tatanggapin at tatanggapin ka ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong, kaya mo bang buksan ang puso mo tanggapin ang ating mahal na Panginoon? Gano'ng kalalim? Sinasabi mo ba sa sarili mo ang Diyos ang iyong pinakamalalim na pangailangan? O meron ka lang pangailangang physical, meron ka lang pangailangang financial, kaya ka lumalapit sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, dahil ang Diyos sinasabing bread of life, an answer for everything, lumapit ka dahil sabi ng ating nabasa, Diyos mismo ang naglalapit sa iyo sa Kanya. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pag nakalapit ka na sa Diyos, siya ang deepest needs, mga minamahal, nilagyan natin ang supporting verse. John chapter 8, verse 12, sabi ng ating nabasa, muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng salibutan, ang sumunod sa akin hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Naunawaan natin ito. Sino daw ang ilaw ng salibutan? Ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung pamimiliin ka, yung ilaw na literal sa salibutan ang pipiliin mo ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay maglalakbay, sa iyong tahanan, meron kang napakagandang ilaw, mga minamang candelier, napakaganda. Sabihin natin nabili mo sa ibang bansa, sabihin natin iniregalo sa iyo ng taong malapit sa iyo, napakaganda, mamahalin, mga minamahal. Hanggang kailan mo siya kailangan? Habang nandun ka sa tahanan mo, nagagandahan ka sa kanya. Pinakikinabangan mo siya. Pero paglabas mo ng tahanan mo, hindi mo na siya kailangan. Wala na siyang magagawa pa sa iyo. Naintindihan natin? Pero kukuha ka ng isang lampara. Lampara. Dala-dala mo yan. Sigurado mong puno ang langis niyan. Kahit saan ka pumunta, hindi ka lalakad sa kadiliman. May liwanag ka sa iyong daraanan. Yan ang malaking pakinabang sa iyo. Pumapalakpak ba kayo niyan? Naintindihan nyo yung sinabi ko. Ang ibig ko sabihin, kung nagandaan ka sa bagay na nasa libutan, tuwan-tuwa ka, hanggang dyan lang yan, mga minamahal, hanggang dyan lang. Hindi siya ang ilaw ng salibutan. Ang tawag sa ganda ng salibutan, palamuti ng salibutan. Na ang ibig sabihin, hindi mo pa kikinabangan. Pagdating mo sa kadiliman, pagdating mo sa pagsubok, pagdating mo sa kakulangan, hindi siya ang deepest need sa'yo. Siya ay nagsashine lang siya, dahil palamuti siya ng salibutan. Pero kung si Kristo ang nasa iyo bilang lampara, kahit saan ka pumunta, dumaan ka man sa pagsubok, maranasan mo ang kakulangan, meron kang liwanag, meron kang ilaw, meron kang kapunuan sa iyong pangailangan, sabagkat si Kristo ang bitbit mo, siya ang kasama mo, na magpumabay ng liwanag sa iyo, at lahat ng pangailangan mo, hindi ka iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon ay kagaya ng lamparang mabibitbit mo kahit saan. Mabibitbit mo siya, dala-dala mo siya kahit saan. Dahil nasa puso mo na siya. Sa pagkatao mo, ang nagliliwanag na ang katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Naunawaan niyo ang sinasabi ko. Sino kayo ng ating deepest needs, mga minamahal? Ang bagay na sa salibutan, sabihin ng labas mo, pagkatapos itang pag-aralin, nasa Jesus Miracle Crusade ka. Ano ba trabaho mo dyan? Sa lyrics po ako. Magkano sweldo mo dyan? Blessing lang po. Galit na galit sa'yo yung labas mo. Ikaw naman, nag-isip ka. Alis na lang muna ako. Pagtrabaho na lang ako. Sino sabi makapagtrabaho ka? Di ba?
Mamaya nag-iisip ka pa lang, nagkaroon ka ng karamdaman, oh, wala ka, pinahirapan mo pa yung labwas mo. Bakit? Anak ka nila yan. Nag-iisip sila pa paano ka pagagalingin. Wala silang pananampalataya, hindi nila naintindihan ang kalagayan mo. Sinangayunan mo yung kawalan nila ka pananampalataya, lahat kayo walang pananampalataya, makita mo ang sarili mo, nasa hospital ka na. Siyempre gagawa sila ng paraan. Labwas ka nila, anak ka nila. Mangungutang sila kahit saan para gumaling ka. Ang tanong, gagaling ka ba? Hindi ka gagaling. Di ba? So tanggapin mo lang yung galit nila habang ikaw ay nananalangin. Mahal na Panginoon, ikaw ang aking pinakamalalim na kailangan. Mahal na Panginoon, ikaw ang isang bagay na sagot sa lahat kong pangailangan. Mahal na Panginoon, ikaw ang aking katwiran. Ang kahiran po kailangan kong hanapin. Mahal na Panginoon, ikaw ang aking ilaw. Lalakad akong kasama kita. Ang dilim ng aking lakad ay dinimalagin mo. Ang aking kakulangan, ikaw ang magpupuno, mahal na Panginoon. Habang nalalangin ka, sabi ng malala ko sa Satan, tumutugon na sa iyo, mahal na Panginoon. Yung labas mo kumuusik sa iyo. Kung meron mga silang mga utang, kayang gawa ng Diyos na mabayaran yung kanyang utang, hindi ikaw ang aalis sa iyong tungkulin. Malalatili ka sa iyong tungkulin. Makikita nila yung katatagan. Ang iyong pananampalataya, silang kulang sa pananampalataya, magkakaroon ng 100% na pananampalataya. Kaya palagi nating inuulit, kung ating mahal na magulang sa Panginoon, tumalikod sa 15 taong pagsubok. Walang brother Louie Ketongin na gumaling. Wala kayo dyan na nakaupo na dating may cancer na sa kahirapan. Wala tayo lahat dito. Pero hindi bumigay ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang pinakamalalim na pangailangan na yun ang kanilang pinaghawakan na walang iba ang ating mahal na Panginoon na at dumating ang tapalahon ng pag-ani. Tayo ngayon ang inaling bunga sa kanilang mga sakripisyo. Tayo ngayon ang pinagpala ng ating pinakamamahal na Pesong Kristo. Kaya sinasabi ng ating nabasa mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, siya ang sagot para sa lahat. An answer for everything, walang iba ang ating pinakamamahal na Pesong Kristo. Kaya pag hindi natin iniwanan ang mahal na Panginoon, ginawa natin siyang ilaw kahit saan tayo pumunta, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, meron tayong tinatawag na undeserved blessing. Undeserved blessing ang ibig sabihin, walang kapantay na pagpapala. Kasi kung simple blessing lamang, mga minamahal, pwede mawala anytime. Pero pag sinabing undeserved, walang kapantay yan. Hindi kayang pahisan ng anumang meron sa salibutan. Last verse, kindly po, paghanda ating magpaawit, mga manugtog. The book of Ephesians chapter 1, verse 4. According as you have chosen as in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Verses 7 and 8, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Mga taga-Epeso, Kapitulo 1, versikulo 4, 5, 7 hanggang 8. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kaniya, bago itinatag ang salibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinilaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng Jesucristo sa ganang kaniya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Na sa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran sa ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Amen. Palakpakan natin ang isang masayang palakpak ang ating malapinon. Last verse na po tayo, masayang palakpak na may kagalakan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating malapinon.
Ito ang tinatawag na undeserved blessing. Ibig sabihin, walang kapantay na pagpapala. Bakit walang kapantay? Verse 4, ang sabi, pinili niya tayo bago pa itatag ang sanlibutan. Kaya ka nandito. Ano man ang ating maging tungkulin, mga minamahal, Diyos ang naglagay niyan. Hindi ba? Diyos ang naglagay, kaya nga hindi natin ina-apply yung ating sarili. Pag tayo na-inform, ito na ang ating katungkulan, yan ang ating katungkulan dahil Diyos ang pumili sa atin bago itatag ang sanlibutan. At ang sabi rito, kaya tayo pinili upang maging walang dungis at kapintasan sa kanyang harapan. Ang tawag dyan, letter A, undeserved blessing. Walang kapantay na pagpapala dahil pinili ka ng Diyos. Gagawin kang walang kapintasan, wala kang dungis sa harapan ng Diyos. Undeserved blessing. Ang sabi ng verse 5, itinagya tayo ng una sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa magitan ni Jesucristo na sagana kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So itinagya para tayo upang maging anak. Sino tayo? Anak ng Diyos, mga minamahal. Merong anak na kaaway ng Diyos, merong anak ng Diyos. Saan ka palalagay? Ilagay mo ang sarili mo, undeserved blessing, meron ka, itinalaga na ikaw ay anak ng Diyos. Yun ang italaga, anak ka ng Diyos, malaking pagpapala na yan, mga minamahal. Maraming nagsasabing sila'y anak ng Diyos sa salita lang nila. Pero ang tunay na anak ng Diyos, nakikita yan sa gawa, sa palad at sa bunga at sa paraan ng kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At yan ang meron tayo. Kaya undeserved blessing, itinalaga tayong maging anak ng Diyos. Letter B. Letter C ang sabi ng verse 8, sa kanya maroon tayo ng ating katubusan sa pagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Undeserved blessing, meron tayong katubusan at meron tayong kapatawaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya pala nagsigaling yung ating karamdaman. Napatawad yung ating kasalanan. Hirap na hirap ang tao, paano gagaling ang karamdaman? Lahat na ng gamot, lahat ng herbal, lahat na. Mga minamahal, marami nang lumabas para lang gumaling. Pinaghalo-halong dahon, nilaga kung ano-ano, pinaghalo-halong prutas, ganun pa rin. Hindi ba? Samantalang, undeserved blessing, tinubos ka ng Diyos, pinatawad ang iyong kasalanan, kaya pala gumaling 100% ang ating makasalanan. Ang tawag dyan, letter C, undeserved blessing. Last verse, talatang 8, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Undeserved blessing. Ano ang meron tayo? Ang sabi, karunungan at katalinuhan. Ano yung karunungan at katalinuhan? Naunawaan natin, mga minamahal, ang tunay na biyaya ng ating mahal na Panginoon. Naunawaan natin ang tunay na paraan sa paglilingkod sa Diyos. At naunawaan natin mahalaga pala na tayo ngayon ay magmana na ng buhay na walang hanggan. Dahil sinasabi ng tao sa halimutan kung impyerno, impyerno. Hindi ba ako mamamatay, mamamatay. Yung sinabi nila, yun ang nagaganap sa kanila. Tingnan nyo. Saan ba natin natutunan na may karunungan at katataluhan ang sinatawag na pag-aayon? Hindi ba sa pangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon? Meron kang kanser, meron kang karamdaman, kahit ano, pag-ayunuhin ka. Hindi ka patapos mag-ayuno, pinagagaling ka na ng ating mahal na Panginoon. So ngayon, ano na ang lumabas? Natuklasan na rin ang mga doctors, mga minamahal, yung sinasabi na 72-hour result of fasting. 72 hours fasting, merong tinatawag na good result. Inisa-isa nila, what is the result of 8 hours fasting? Sasabihin nila, pagkatapos another 8 hours hanggang sa 72 hours, gagaling na yung karamdaman. Gagana na yung tinatawag na self-body healing. Sino ang gumawa nun? Yung ating katawan, ano man ang karamdaman mo, gagaling at gagaling ka. Sino ang gumawa nun? Walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Pero kulang sila sa karunungan at katalinuhan. Bakit? Naunawaan nila ang fasting pala, nagpapagaling sa karamdaman. Pero hindi nila naunawaan yung kapangyarihan na kailangan mo. Bakit ka may karamdaman? Gawa ng kasalanan mo. Hindi ba? Kakain ka ng kung ano-ano, gagawin mo lahat ng masama, o may karamdaman ka. Nag-fasting ka 72 hours, gagaling ka. Pero babalik ka sa kasalanan.
kulang sa katalinuhan at karunungan. Ang tinuro ng ating mahal sa magulang sa Panginoon, hindi lang fasting. Ang sabi, fasting and prayer. Yun ang tama, mga minamahal. Mag-fasting ka with prayer dahil nalalangin ka, nagkakaroon ka ng galit sa kasalanan, nagiging matibay ka, may kapangyarihan ka, paggaling mo, hindi ka na babalik sa kasalanan na takot na takot kang magkasala, gilagil ka, nagawin ang kalooban ng mahal na Panginoon at yung kagalingan mo, hindi pa samantala lang, magpakailanman, magpapatuto ka, sasabihin mo, ang Diyos ang nagpagaling sa'yo. Ang tawag dyan, mga minamahal, undeserved blessing, letter D o pang-apat na undeserved blessing. Bakit? Meron kang karunungan, meron kang katalanuhan, ang alam mo, panalangin at pag-aayuno na nakalagay sa banal na kasulatan. Lahat tayo tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng dala niyong bisita, andun malapit sa ating gate, malapit sa baptismal time, tab, nasa baba, malapit sa ating kitchen, nasa likod, dalhin nyo sila sa harapan. Huwag nyong sayangin ang pagkakataong ito, mga minamahal. Ang deepest needs ng tao, pinakamilalang ng pangailangan, ay yung matanggap niya ang ating mahal na Panginoon. Pag natanggap natin ang mahal na Panginoon, ang lahat ng bagay nasa atin, wala tayong kakulangan. Habang tayo umaawit, mga minamahal, ng awiting, ang sagot ay